Sa episode na to, ipapakita ko naman sa inyo yung kung paano ako maintain yung CBT. At the same time, yun, marireveal ko din kung ano yung mga in-upgrade ko sa CBT ko. So, it's up to you na lang kung gagayahin nyo. Bali, una po natin tatanggalin ay yung foot peg. So, ang kailangan lang po natin ay Allen wrench. Bigas. Natanggal na po natin yung foot peg. So, po natin tatanggalin ay itong takip niya sa ilalim. Pagtatanggal naman nito, hinihila lang po. Patras. Pero ingat lang po kayo, baka mabasag. May clip kasi to sa ibabaw. Yun. Yun yung clip niya sa ibabaw. Sa loob yun. Pabalik na lang po natin. Tapos sunod po natin tatanggalin tong tatlong screw to. Kailangan po niya special tools. So bali ganito po yung ano, yung parang yung flower, yung dulo ng Allen wrench. So, ganyan po. Lagay lang po natin sa ilalim. So, okay, open na po siya. Sunod naman po natin tatanggalin itong tornilyon dalawa ng ano, ng airbox po, para may tutulak natin siya pataas. Yung isang tornilyo dito, kailangan natin gamitan ng ano, long nose para makuha natin. O, yun po. Malabo! So, pwede na ho natin siya itulak pataas. After nun, sunod natin tatanggalin tong mga nut na ito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bali, 10 nut po siya. Gamitan natin ang T-wrench para mas madali pong matanggal.
Tsaka puti range po kasi ang ginamit natin, mas mabilis magkalas. Yan, kaya po kailangan natin tanggalin yung dalawang tornilyo para may angat natin siya, ma-access natin yung isang nasa gitna na nut. Last one. Then, sunod po, tatanggalin na natin tong cover kasi may nut pa po ditong isa para matanggal na natin tong crank cover. So, kailangan lang po natin isang maliit na screwdriver pansungkit dito sa parting to, sa gilid na to. So, yun lang po. Ganun lang po siya kadali. Sunsungkit. Tapos, ito na po yung nut. Dito po sa nut na to, kailangan natin yung 19mm. Tapos, kapag tatanggalin po natin siya using this tool, make sure na nakahawak tayo sa preno. Tapos yung washer niya. May isa pa pala. Tatanggalin na po natin. Tapos dito sa nat ko pong ito, ang gamit ko 18, so papalit lang po tayo ng socket. Kung ano po pala, kung makakahanap kayo ng ganitong nut, mas maganda kung magpapalit kayo. Kasi ito yung lock nut. Pag hinihigpitan nyo, parang may kasama na siyang washer. Pag hinigpitan nyo po yan, hindi ho siya basta-basta bumibitaw sa thread. So, nabili ko po to kay Scooter Works. Hindi ko na lang po tanda kung magkano ang presyo nito eh. So, visit nyo na lang yung kanilang Facebook page. Ayan po. Tapos, may washer po yan dito. Tanggalin lang natin. Tsaka, huwag nyo rin pong kalimutan yung washer nito, ha? Baka mawala po. So, yan po. Naka-Evo. Pulini na pulip. Clutch bell po ako. So, yan.
sa mga nagtatanong po ng upgrade. Tapos as usual, stock na clutch lining. Puli po natin Polini. Buti na lang po natin siya ng buo. So, malossi belt. Okay. Nakapuli ni center spring. Sunset po ito eh. Doon sa puli. Since naka-expose na po siya, so malinis pa po kasi. So papakita ko na lang sa inyo kung paano ako nagme-maintain ng gilid. Ang gamit ko po ay isang degreaser. Kahit anong degreaser naman po, pwede niyong gamitin. Tapos paintbrush. After po ng degreaser, pwede naman tong yung tubig na may joy para malaglag talaga yung yung dumi. So process niyan, ni-sprayan ko muna ng ng degreaser. After ng degreaser, sunod ko na yung yung brush. So binabrush ko yan para matanggal yung yung dumi na nakakapit. After nun, sinusunod ko naman yung tubig na may joy. Ganun lang, mga 2 to 3 times process. Ganun lang pong ginagawa ko para maging malinis lang yung transmission ko. Pagdating naman sa sa pulley, bali pinupunasan ko lang yan isa-isa. So ganun lang naman po pag-maintain yan. Dito naman, pakita ko na lang sa inyo, nililiha lang to. Yan, nililiha po yan. Tsaka to, para gumanda daw ang takbo. Yan yung sinasabi ko sa inyo, ang forma niya tingnan. Yan yung sinasabi ko sa inyo, ang forma niya tingnan. Pag nakakapos bukas yung gilid, kitang kita. Poso. Singin nga natin. Sa sunod na episode, pakita ko naman sa inyo yung performance ng Koso. So, please stay tuned lang po. Thank you!